Yun, magandang araw muli sa inyo lahat mga kapatid. Ang video na to ay papakita ko naman sa inyo kung paano namin ginawa yung i-beam. Tulad ng dati, nung nakarang vlog ko, pinakita ko sa inyo kung paano namin dinugtong yung i-beam. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano namin ikakabit sa taas ang i-beam pagka-trusses. Papakita ko sa inyo kung anong advantage ng i-beam sa angular. Kung ano ang madali at kung ano ang matibay. Papakita ko sa inyo kung paano namin ginawa. Ngayon mga kuragan, dito ko sa second floor. Ngayon, ipapakita ko sa inyo sa taas. Akitin natin kung paano natin ginawa yung i-beam. Sa taas tayo. Bali yung agdan natin ay yan lang. Tubo. Ito na mga kuragan, yung i-beam namin ang ginawa. Ayan, napansin nyo. Bali, itong bubong na nagawin namin ng pag-trusses. Isang side lang siya. Kumbaga, lang yung naka-backstep lang, andun yung gutter. Doon yung gutter na ginawa namin, kaya naka-backstep lang siya. Hindi na siya maraming proseso. Kumbaga, isang larguan lang. Ang kagandahan nito sa i-beam, makakuragan, dahil isang largo lang tayong lalagay dyan, isang largo lang pa ganun. Tapos dito sa gitna, ito kasi ito yung gitna, na dalawang i-beam na, na 20mm. Yung sa dulo naman, ginawa namin doon, 6 inches yung 6 inches yung yung gilid. Dahil gilid-gilid lang, dito kami nagpatibay sa gitna. Kaya nasa 20 cm itong gitna, yung lapad. Ngayon, naikabit namin ng mga kuragon. Ang advantage nito mga kuragon sa angular, dahil di na tayo mga kuragon maglalagay ng brace. Brace. Napansin niyo mga kuragon sa mga angular, kailangan nyo pa ng mga brace para tumibay ng gusto. Ay dito mga kuragon sa i-beam, isang largo lang, diretso, tapos lalagyan ng paralina. Yan mga kuragon ang advantage nito mga kuragon. At saka dali lang namin ito mga kuragon linagay, kinabit simula ng pagpulwid sa baba hanggang pagtaas, dalawang araw lang mga kuragon. Ngayon naman bali maglalagay na lang ng siparling, kaya napakatipid dito mga kuragon, mabilis pa kaysa hindi po mga nagtitipid. Mas maganda po ito, quality rin po ito dahil sobrang tibay nito mga kuragon. Kahit ilang years pa ito hindi ito yan, basta yung parang mga kuragon yung mga winildingan na yan, mapintura para di kakalawangin siya. Ngayon mga kuragon, pag tayo maglalagay mga kuragon ng i-beam, kasi nakaslope siya mga kuragon, obligado mga kuragon, pagdating sa dulo, mag-slide kayo, magkakating kayo sa dulo na yun, dahil di yun magtatapat pag hindi nyo kinating. Ngayon, naglagay na kayo mga kuragon ng stopper ng parlina. Pag naglagay kayo ng mga kuragon ng parlina, bago kayo magsimula, maglagay na muna kayo mga kuragon ng stopper. Kung tatanungin nyo ko mga kuragon, kung ano ba yung sinasabi ko stopper, ito po yung mga kuragon. Ito po yung angular, yung tinatawag na angular. Pag naglagay po kayo ng angular, pag naglagay po kayo ng parlina, kailangan po may angular po kayong nilagay ngayon. Kasi po ito po yung magpapatibay sa siparling. Kasi yung siparling, pag winilding natin, nakapatong lang dyan. Dito lang natin i-wielding. Ngayon, pag may stopper tayo, pati dito, may i-wielding natin mga kuragon. Dyan. Ito po yung angular na sinasabi ko na mas advantage tong i-beam kaysa sa angular. Dahil yung angular, marami po kayong proseso nitong gagawin na para mabuo mo lang na may diretso. Pero itong i-beam, ganyan na po yung itsura niyan. Patong mo lang po. Bali, patong na lang yung ating mga parlina. Yan mga kuragon, ito yung angular. Bago natin umpisahan, sumukat muna tayo ng, kasi ginawa namin ito mga kuragon, 60. Depende rin po yun sa gusto nyo. Kasi po, 60-70 lang po ang pwedeng gawin dyan. Nagdidipindi rin po yun kung gusto nyo pang tasan, kung nagtitipid pa kayo. Pero para sa amin, dahil di naman nagtitipid itong may-ari ng bahay, ginawa namin 60-60, yung space nung ating parlina. Yan mga kuragon, magpukul kayo ng angular. Tapos ilagay nyo sa guhit. Mag-guhit kayo para tapat-tapat. Ayan. Bago nyo ilagay yung parlina. Ayan mga kuragon, ilagay namin yung mga stopper. Kung tawagin po yung mga kuragon, na stopper, ilagay na. Bukas na siguro mga kuragon, maglalagay na kami ng parlina. Ayan. Bali po magtatlong araw po. Pag natatlong araw, naikabit na namin po. Ngayon, kung angular yung kinabit, baka hindi pa tapusin ng tatlong araw, di kakayanin. Kaya ito mga kuragon, advantage sa mga sa mga nagpapatayo ng bahay kung gusto mo mas matibay at tipid sa mga pagtatrabaho. Yung mga kuragon, basta importante matibay yung pagkakabit. Maglagay kayo ng mga maglagay kayo ng
yung poste nyo, ikabit nyo dito para tumibay. Hindi pa yan mga orag ang pinaka-fix nya, bali ispat pa lang yan, magkakaroon pa yan ng mga tukod-tukod dyan, mga brace pa, para lalong tumibay tayo mga oragon. Ayan. Ayan. Ito mga oragon yung ating angular na kinakabit lang sa ano, kinakabit lang sa stopper. Tapos mga oragon, ito yung aming ano, aming gutter. Ayan. Yung aming gutter mga oragon, kaya yung tubig natin pag umulan, dito papunta yan. Ayan mga oragon, may mga manhole to dito. Downspout yung mga oragon, may mga dyan, may mga butas yan pati doon sa dulo. Naglagay kami dito sa dulo ng yan sa PVC para dyan magkakaroon ng ano, ng floor drain sa tubig para di umistak. Bali mga slope siya mga oragon. Yan ito mga oragon yung sinasabi ko, obligadong katingin nyo yan dahil nga nakaslope. Kung nagkakating kayo mga oragon, ang tiktik niya mga oragon, maglagay kayo ng tansi eh, saan dito papunta doon. Tapos, sukatin niyo mga oragon kung anong sukat dito. At ito yung kapal ng ating, ang kapal ng ating I-beam ay 20. Sukat kayo na kung saan papatak yung 20. Pag nasukat niyo yung 20, kung saan pumatak, tandaan niyo yung guhitan niyo, sukatin niyo dito, hanggang dito. Doon, pag nasukat niyo kung anong haba, yun yung tatandaan niyo sa I-beam, yung kakatingin nyo para pumulat. Katulad nyo mga oragon, plat yan. Yan sikreto mga oragon ng mga nag trusses para pumulat. Yan ang mga oragon yung aming ginawa. Bali mga oragon, maglagay na rin kami ng parlina. I-update ko yun yan. Ipapakita ko rin sa inyo kung anong itsura ng pagkalagay ng aming parlina. Yun mga oragon. Hanggang dyan naman mga oragon na aking pakita sa inyo. Anong update ko na kayo pag gagawa na ulit kami sa next video ko. Ayan mga oragon, maraming salamat.